Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak siyang panukat. Sumukat siya ng 500 metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat uli siya ng 500 metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli siya ng 500 metro, ngunit iyon ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, "Tao, tandaan mo ang lugar na ito." Naglakad kami sa pangpang ng nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na, nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pangpang ng ilog. Sinabi niya sa akin, "Ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Ezekiel ay isang pari, kaya ang mga pahayag niya ay patungkol sa templo. Nagbigay si Ezekiel ng kanyang version ng kaunlaran. Para sa kanyang kaunlaran ay kasaganaan at ito ay nanggagaling sa templo. Nagsisimula ito sa maliit na patak ng tubig na galing sa gitna ng templo. Paglabas nito, ito ay naging isang maliit na batis. Habang tumatayo sa templo, habang lumalayo sa templo ang batis, ay naging ilog. Una, malalakaran lang ito kasi ang tubig ay hanggang sa bakong-bakong lang. Paglayo-layo, hanggang tuhod na ang tubig. Tapos hanggang sa baywang na. At pagkaraan ng ilang daang metro, ang tubig ay kailangan ng languyin. Ang agos ng ilog na ito ay pumunta sa dagat na patay. Tinatawag itong Dead Sea o Dagat ng Patay kasi napakaalat ng tubig doon na walang nabubuhay sa dagat, walang isda at walang halaman. Pero kung saan umaagos ang tubig na galing sa templo, naging tabang ang tubig sa dagat na patay at nagkakaroon ng mga isda at mga halaman.
Sa pampang naman ang batis na naging ilog, nagkakaroon ng mga halaman at mga puno na namumunga kada buwan. Saganang sagana, ang mga dahon ng mga halaman sa pampang ay medicinal, nagagamit sa panggagamot. Ang kaularan ayon sa pangitain ni Ezekiel ay kasaganaan. Sagana sa tubig, sagana sa buhay, sagana sa kalusugan. Ito'y nanggagaling sa templo. Ang templo ng Diyos ay ang nagbibigay buhay sa mga tao. Ang lahat ng mga biyaya ay nanggagaling sa templo ng Diyos. Noong panahon ni Ezekiel, wala pang templo ang Jerusalem. Ito'y sinira ng mga Babylonians. Pero nangangarap si Ezekiel na darating ang pagpapanibago. Magtatayo uli ng templo at mula dito dadaloy ang kasaganaan para sa lupain. Babaguhin ito pati ang dagat na patay. Magkakaroon din doon ng buhay. Sana maniwala din tayo na ang kaunlaran at kasaganaan ay dumadaloy mula sa Diyos. Kaya mahalaga ang pagkilala sa Diyos at pagsamba sa Kanya. Ito'y nagdadala ng pagpapala ng Diyos. Ang kasaganaan na hindi lang bunga ng pagsisikap ng tao, ito ay nagbubukal din ng bendisyon ng Diyos. Purihin ang Diyos na bukal ng buhay at kasaganaan. Kilalanin po sana namin ang mga pagsamba sa iyo, O Diyos, ay nagdadala din ng kaunlaran para sa lahat ng tao. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.